Sa Genesis 1:1, ganito ang nakalagay pababa. Nang pasimula'y nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang wangis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kailaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Sa Mateo 28:19, ganito nakalagay, kaya't humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Mateo 3:16, ganito ang nakalagay, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba na parang isang kalapati at dumapo sa kanya. 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Merong isang famous na kwento si Agustin, Saint Agustin, kung hindi ako nagkakamali. Isa siyang theologian. Minsan iniisip niya yung misteryo ng Trinity. Habang nag-iisip siya, napunta siya sa dalampasigan. Paano ba nagkaroon ng iisang Diyos sa tatlong persona? Kaya, habang naglalakad siya sa dalampasigan, nakakita siya ng isang bata. May hukay, hinukay yung maliit na hukay doon sa buhanginan. May balde na maliit. Kumukuha ng tubig doon sa dagat. Tapos isinasalin doon sa maliit na hukay doon sa buhanginan. Tapos gagawin ng bata, pagkatapos niyang isalin yung tubig ng kanyang maliit na balde doon sa maliit na hukay ng buhangin, pumabalik uli sa dagat, sa napakalaking dagat, kumukuha uli ng tubig at balik na naman siya doon sa kanyang maliit na hukay. Tinanong ni Agustin yung bata, anak, anong ginagawa mo? Sabi ng bata, sinasalin ko po yung buong tubig ng dagat dito sa maliit na butas ng sa buhanginan. Sabi ni Agustin, napaka-imposible naman yung ginagawa mo. Napakalawak ng dagat para isalin mo doon sa maliit na butas. Sabi naman ng bata, mas mahirap po yung gusto nyong mangyari. Napakaliit ng utak ng tao para maintindihan ang misteryo ng Trinidad. Diba? Mas mahirap unawain yung paano nangyari na iisang Diyos sa tatlong persona. Mahirap ipaliwanag yun. Kahit na gaano katalino ang tao, hindi kayang arukin yung karunungan ng Diyos. Pero, kayang maintindihan. Maraming ilustrasyon tungkol sa Trinity. Kagaya ng isang H2O, tubig. Merong liquid, di ba? Yung tubig na galing sa gripo. And then, merong solid, yung yellow, buo. At meron din hangin lang, yung vapor. Tubig din yun, H2O rin yun. So, sabi nila, parang ganun ang iisang Diyos sa tatlong persona. Pwedeng tubig, yellow, o hamog. Pwedeng tanggapin yung paliwanag. Pero pag inisip mo mabuti, parang mali, parang kulang, di ba? O yung paliwanag naman na iba na, parang itlog.
merong matigas na balat, merong puti, at merong kulay dilaw. Pwede na. Pero parang pag inisip mong mabuti, parang kulang pa rin eh. O yung paliwanag na parang tao. Merong katawan, may kaluluwa, at merong espiritu. Iisang tao, may tatlong bahagi. Diba? Pero pag inisip mo, pwede na. Pero parang kulang. Dahil talaga, mahirap unawain na iisang Diyos na meron tatlong persona. Ibig sabihin, iba-iba ang persona yon eh. Hindi nung unang panahon ang Ama, then nung panahon ni Jesus, ang Diyos ay ang si Jesus, tapos ngayon, Holy Spirit, yun ang paliwanag. Hindi. Old Testament pa lang, creation pa lang, nandun na si Jesus at nandun ang Santong Espiritu. Nung panahon ni Jesus, nandun na yung Ama at nandun na yung Santong Espiritu. Kagaya nung binasa natin, ano? Nung binautismo si Jesus, tao, nagkatawang tao. Pag-ahon niya sa tubig, pagkatapos niyang bautismoan, may tinig na galing sa Ama, Diyos Ama. Nandun yung Ama. At merong parang isang kalapating bumaba, ang Holy Spirit bumaba na parang isang kalapati. Nandun yung tatlo. Hindi si Jesus lang ang nandun. O, sa panahon natin ngayon, sasabihin nila, panahon ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi. Pag nananalangin tayo, nandiyan si Jesus eh. Diba? Sabi niya ang Panginoon, ano? Pangako niya, no? Dalawa man o tatlo nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako. Pero ang Holy Spirit nagko-convict sa puso natin. Diba? Kaya, mystery ang Trinidad. Maunawaan natin ang Trinity kung nabasa natin ang buong Bible. Hindi yung pick and choose lang ng verses sa Bible. Pagka binasa mo ang buong Biblia, maintindihan mo, meron niyang Trinidad. Paano? Ang Diyos Ama ang naglikha ng langit at lupa. Diba? Itinuro ng Diyos sa mga Israel, ako ay iisang Diyos, nag-iisang Diyos. Wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Diba? Sinabi ng Panginoong Diyos yun eh. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Na nagpapatunay na iisa lang ang Diyos. Ang Panginoong Jesus, pinatunayan niyang siya ay Diyos sapagkat nabanggit din ni San Pablo na ano, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nanahan kasama natin bilang tao. Diba? Ang Holy Spirit, pinatunayan niyang Diyos sa salita ng Diyos. Paano? Magkasala na kayo kahit kanino. Huwag lang sa Santong Espiritu. Walang kapatawaran yon. Diba? At tinawag ang Santong Espiritu, hindi it o course lang. Kung nagkasala ka sa Santong Espiritu, sa Diyos, walang kapatawaran yon. Diba? At siya yung nagko-convict sa puso natin. Pagka ikaw may ginawa kasalanan, nararamdaman mo ang Santong Espiritu. Na nagpapatunay na ang Santong Espiritu hindi kapangyarihan lang. Yung binasa natin kanina, nung binautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nadingig yung tinig ng Diyos, Ama. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang Santong Espiritu bumaba galing sa langit. Pansinin niyo mabuti, parehong-pareho yan nung binasa rin natin sa Genesis 1:1. Bago nilikha ang sanlibutan, wala pa ang langit at lupa, ang Espiritu ng Diyos ay humahabor sa tubig
ang Holy Spirit. Diba? Tapos, may boses na narinig. Boses ng Ama. Let there be light. Ang ating Panginoon, diba, nabanggit sa New Testament, bago nilikha ang lahat, una muna siya. Diba? At yung word doon sa Genesis, gawin natin ang tao. Ang mapapansin natin doon, plural. Gawin natin ang tao. Ibig sabihin, iisang Diyos pero meron siyang kasama. Diba? At ito pa. Pag sinabing Diyos ay pag-ibig, kaya walang ibang religion nagkiklaim na ang Diyos ay pag-ibig eh. Ang Muslim, hindi binabanggit yan, wala sa doktrina nila Diyos ay pag-ibig. Dahil, para ang pag-ibig, kailangan meron kang ibigin para sabihin pag-ibig eh. Dahil kung wala kang iibig, hindi pag-ibig yan. Diba? Ibig sabihin, wala pa ang langit at lupa, ang Diyos pang-ibig na. Nag-iibigan na sila tatlo. Ang Santong Espiritu, ang Diyos Ama, at ang Anak. Kaya nga sabi nyo, panalangin ng ating Panginoong Hesus, di ba? Gawin ninyo silang isa, kagaya nating iisa. Di ba? Malinaw na nandun na silang tatlo. Meron silang unity. Di ba? Nandun silang tatlo. Bagamat iisang Diyos, merong tatlong tawagin na lang natin persona. Kung hindi nyo tanggap yung word na persona, di mag-isip kayo na ibang word. Kasi sinabi nyo na persona, ano yung tao? Di ba? Mag-isip kayo na ibang word. Di ba? Pero katunayan nun, merong iisang Diyos na tatlong, bahala na kayo kung anong gusto nyong word na ilagay doon. Kasi iba, hindi tanggap yung persona eh. Pero, malinaw doon, nagkakaisa sila. May pag-ibig sila at nagkakaisa sila sa mga gawain. Diba? Kaya, kayang intindihin ang misteryo ng Trinidad, pero hindi kayang kawitin ko na yung word na ipaliwanag. Kundi, ang meron lang Espiritu ng Diyos sa puso mo, yun lang ang nakayang umintindi nun. Kasi ang Santong Espiritu mismo ang magtuturo sa iyo nun. Kagaya ng sinabi ni Agustin, pwede natin ipaliwanag, pero hindi kulang. Kahit anong salita natin, kulang ang word para ipaliwanag mo ang misteryo ng Trinity. Pero, kayang panampalatayanan. Dahil malinaw yun. Basahin mo ang Bible from Genesis to Revelation. Kitang-kita mo kung paano kumilos ang tatlo bilang isa. Yun lang po.